Kamusta mga tol? Champion! Champion ng Gilas Pilipinas sa basketball sa Asian Games! Champion! Eh tumama ba naman yung mga sinabi natin na dapat maging game plan ng Gilas sa preview video natin? Eh tirahin na natin yan! Pero bago yan, atyara muna tayo! Focus lang sa goal! Yahoo! Okay game! First quarter, si RSJ ang tumao kaagad kay Brahma Revival. Pero gaya ng dati mga tol, no? Kapag sumalaksak na, ayan, iipit ang Jordan, di ba? So paso tuloy kay Optana, all for three! Nakatungkap naman! Kaya nakauna tuloy yung Jordan mga tol. Ayan na nga oh, si Ibrahim, pass break, 3 points, patay ka dyan. Pero dalawang magkasunod na assist sa pass break ang ipinasa ng Justin Bomber Revival. Kasi nga, ganyan yung defense sa kanya, tingnan nyo oh. Kaya yun, ang ganda na pasok kay Tusa mo, libre at 4-3, patay ka dyan. O ayan pa yung isa pa oh, Brahma Revival na naman. Ayan na naman no, iniwan na naman yung iba, makatulong lang kay Brahma Revival. Ayan, ipinasa agad, libre si Scottie Tuhati, 4-3, patay na naman, 6-3 na ang score. So ang ganda ng simula eh no. Panay fast break ng Gilas, tapos decoy lang si Brahma Revival. Ayan, ipinasa na naman kagad eh oh. Ambil si Tusam, nakayari ata ng dalawa kanina. Ayan, layup yan, may kasamang foul. Tapos mga tol, dun sa preview video natin, di ba? Sabi natin, kapag mas maliit ang bantay ni RSJ, poposte yan talaga niya yan. Pero yan o, dumobol team kagad si Brahma Revival sa poste. Ipinasa, pero yan, ang ganda ng depensa ni Pasadoro, taas kamay lang, nice one. Now, ito yung pinaka-importante part dito eh. Sabi natin doon sa preview, si RSJ, na-breakdown na natin dati yan. Hindi yan magaling sa 3 points. Tingnan nyo close-up ni Tusa mo, pinapatira talaga eh, no? Eh, tungkap tuloy yan. Pero yan, dami offensive rebounds ng Jordan dito eh, no? Pero yun na mga tol, yun na yung naging susi dito eh. Si RSJ, kahit pabayaan pa yung sa 3 points, kahit hindi ka pa mag-close out, ayan, okay lang eh, oh. Ayan, tingnan nyo close-up ni Scottie Tuhati, ang bagal eh, oh. Ayan, oh, tungkap na nga. Si Tusam yung naging primary defender ni RSJ sa first quarter. Pero tingnan niyo pwesto oh, ang baba di ba? Pwedeng itira ni RSJ yan di ba? At yun yung isa ko pa sinabi ha, mas gugustuhin ko pang makita na nasa poste yung maatake yung Jordan kasi ganyan no, tungkap na nga. O yan na, tingnan niyo pwesto ni Tusam oh, medyo malayo di ba? Tapos yan, kapag nasa midrange niya yan, kailangan mo talaga i-contest yan kasi yan talaga tier niya kahit sa NBA dati eh. Yun, nice contest oh, tungkap na nga. Ayan, dyan, nasa may free throw, dyan talaga yung favorite yan mga tol eh. Kailangan mo talaga bantayan yan kapag dyan. Panoorin nyo kasi yung breakdown natin dati kay RSJ para makita nyo naman. So ang the best talaga, babaan mo yung pwesto mo. Mahina nga kasi naman yan sa 3 points. Tsaka para kapag sumalaksak na yan, mas madali ka makakasabay. Yun, nice help naman ni Tusam ha. Sirang-sira yung laro ni RSJ mga tol eh, no? Hindi makashoot sa labas eh. Pero ang dami naman nakuha offensive rebounds ang Jordan. Tapos yung ginawa naman ng Gilas, drop defense si Pasador, early help naman ngayon. And si Justin Brahma Revival sa ilalim mo, nalibot yung sa labas mo, 3, patay ka dyan! At saka yung sabi natin, kapag nag-under the screen tayo sa drop defense si Pasador, titirahan ng 3 points yan. Yan, sina Ibrahim mo, buti na lang, maalas sa 3 points ito ngayon eh. Tapos sa opensa mga tol, maraming beses dumaan tayo sa poste ni Pasador, di ba? Sabi ko naman kasi sa inyo sa preview, pwede talaga yan. Meron naman tayo mga off the ball movement. Eh no, kick out na nga, oh, Justin Bowman Revival, mo 3, patay ka dyan! O yan, Paisa, tingnan nyo, oh, same play lang talaga halos eh. Low post si Pasador, pasa kay Brahma Revival na naman, 4-3, patay na naman. At nag-isolation din naman minsan si Brahma Revival eh, no? Ayan, oh, iniipit na naman sa loob eh, oh. Pero nalibre si Scottie Tuhati, 4-3, nakatungkap naman. Counter pass break ang Jordan, 4-3, nakatungkap din. Kaya natapos sa first quarter, 17-12, lamang yung 17. 2 out of 10 lang yung Jordan sa 3 points mga tol. 3 out of 6 naman ang Gilas. Oh, tapos na first quarter, yung mga matitigas ang bungo dyan, mag-like na kayo. Tapos ng second quarter mga tol, no, ang ganda ng simula ng Gilas eh. Ipinasok si Kwame Brown, ayan na naman yung addict sa rebound, doon nag-addict na naman eh oh. Ipinasok si Kwame Brown, nice naman. Dito sa second quarter, sabay na ngayon si Freddy Aguilar tsaka si Kwame Brown ha. O yan, nakaabang na naman sila kay Brahma Revival oh. Pero ang ganda talaga ng pwesto ni Kwame Brown, kayang-kaya pasahan. Sinapian ni Kwame Brown, si Kwame Brown, patay ka dyan. Napakaganda talaga na nilaro ni Kwame Brown second quarter mga tol, no? Offense at defense, ayan no, nice defense oh, balibag tayan. Tapos ayan, tingnan nyo oh, bumaksot pa kagad at tumapik pa sa rebound. Ayun, buti na lang, may tayo kamay ng Jordan. Nakakuha to rin ng Gilas, panderang tapos na yan. At drop defense siya mga tol ha. Under the screen na naman, pero walang tira. O yan pa isa, drop defense na naman. Ayan na naman si Kwame Brown, no? Dati madurukot sa kiyapo yan, nakaagaw na nga yun. Napako sa 15 yung Jordan mga tol, no? Simula nang ipinasok si Kwame Brown. Ayan si RSJ, oh, si Freddy yung bantay, di ba? Switch si Kwame Brown, wala, hindi nakatira. Cut bigla si RSJ, pero ayan na naman si batang kiyapo, Kwame Brown. Veteranos na dyan sa kiyapo dati yan mga tol. Sabi ko naman sa inyo sa preview, di ba? Si Freddy tsaka si Kwame Brown, yung gusto kong makita na dumidepensa kay RSJ. Kasi agile yan na big man na mas malaki kay RSJ. Ayan, nice defense na naman eh, oh.
O yan pa, draft defense oh. Pero hindi makatira yan ha. Kwame Brown tsaka Freddy Aguilar, pareho nag-aabang eh oh. Ipinas sa corner, isa pang pasa. Tingnan niya mga tol oh, dyan pa lang eh. Hindi pa tumitira, naka-box out na kagad si Kwame Brown. Ginugulangan pa nga siya eh oh. Pero wala, malakas ang katawan ni Kwame Brown eh oh. Ikaw mo naman yung tumakbo na matulid araw-araw sa Quiapo. Kung merong MVP sa first half mga tol, eto na yon, si Kwame Brown na yon. Hindi talaga makashoot yung Jota nung nasa loob siya. Yan o, baon sa pansitan. Seryoso yon mga tol ha. Napakalaki na naging epekto ni Kwame Brown sa second quarter. MVP talaga siya dito sa quarter na to eh. Tapos balikan natin yung RSJ vs Freddy Aguilar. Ayan no. Actually, bad defense si Freddy Aguilar dyan mga tol. Kasi favorite spot ni RSJ niya sa may free throw eh. Ayan, buti na lang tungkab yan. Pero again, ang malamang na hindi nyo napansin eh yung malupitang baksa ni Kwame Brown sa ilalim. Ayan no. Yung unang nakashoot ulit yung Jordan, eto, fast break 3 points si RSJ oh. Pero okay lang yan, tama lang yan. Tama yung ginawang defense ni Freddy dyan, patirahin mo sa labas, diba? Kasi nga sabi ko sa inyo, mababa yung percentage niya sa 3 points. Pero pumasok yan ha. O, ito pa yung isa oh. Tingnan niyo yung pwesto ni Freddy, ang baba niya, diba? Kahit pa pumasok yung tira na yun ni RSJ, okay lang yan. That's still very good defense kay Freddy. Kasi nga, yun talaga yung game plan nila eh. Patirahin sa labas yan. Tapos syempre, kapag nasa midrange yan, dapat madikit ka dyan kasi nga, favorite spot niya yan. Ang mali naman ni Freddy dito, mga tol, no? Nakababa yung kamay eh. Kaya na tumira, slightly late tuloy siya ng konti kasi nga, nakababa yung kamay niya kanina. Good contest pa rin naman yan, pero pumasok na naman yan. So all in all, mga tol, no? Tama naman talaga yung ginawang depensa ni Freddy kay RSJ. Ayan, maganda yung depensa niya dyan, no? Taas kamay lang eh, oh. Tapos ayun, may tayo na naman yung kamay. Naagaw na naman ni Batang Quiapo, Kwame Brown. Kaso hindi natin na-convert yung fast break, sayang. Lumamang ng 13 yung Gilas mga tol no, bago nagsimula makashoot yung Jordan. Ayan, tingnan nyo pwesto ni Utana. O, lo, baba o oh. Pero nagkalituan sa pwesto, biglang ipinasa ni RSJ for 3, patay ka dyan. Tapos sabi ko, diba, popostihan yan kapag si Tusam yung bantay. Ayan na nga o oh. At sabi ko rin, huwag i-double team kasi marunong tumamasa. Ayan, libre na nga o oh. 16-1 run yung Jordan, naging 31-29 na score. Biglang lumamang yung Jordan. Ito yan, naka-pass break pa nga si Bama Revival nung patapos ng second quarter. Kaya natapos sa second quarter, 31-0 ang score. Tapos ito mga tol, no? Sa preview, ulitin ko lang sinabi ko dun ha. Dapat, depensa ng Russell Westbrook ang gawin kay RSJ. Ayan o, si Tusan, tinan nyo. Pinapatira talaga eh, no? Tungkab na naman yan. Eh kasi nga, magdugan talaga yan sa 3 points. Ayaw nyo lang maniwala sa akin eh. Kaya nga nawala sa NBA yan mga tol. Eh kasi 24% lang sa 3 points na sa NBA siya. Ayan, baldug na naman eh, oh. Ang mali naman ang ginawa ni RSJ dito, dapat ganito palagi ginawa niya eh, oh. Inatake niya palagi si Tusam na ganyan, eh nakakuha na nga ng foul. Kaya tinan nyo, alam na alam talaga ni Tusam eh, no? Kapag midrange, kailangan i-contest kasi magaling yan sa midrange. Eh nice defense eh, oh. Tukab na naman. So it was RSJ versus Tusam third quarter mga tol, no? At napakaganda talaga ng dinipensa ni Tusam dito. Alam na rin talaga ng Gilas yung gagawin eh, no? Kapag midrange, kailangan patayan, ganyan. Tapos kapag 3 points, sige, patirahin mo. Kahit huwag ka mag-contest, pwede. Ayun, kumalog na naman. O yan pa, tingnan nyo, ang baba ni Tusam, mo. Depensa ng Russell Westbrook talaga eh, no? Tingnan nyo si RSJ, hesitant na, walang hiya. Tapos eh, no, ibidirig sa kanya. Pero alam mo, wala na kumpiyansa. Pagkatira pa lang, pumasok na kagad sa loob para rebound. Ayun, tungkap na nga. Wala na mga tol, no? Kapag ganyan, nasa utang na ni RSJ yan eh. Yan, open na yan eh, oh. Pero walang balak tumira, oh. Ipinasa lang, oh. 10 points lang ang Jordan's third quarter, mga tol, ha? Bihirang-bihira nakalapit sa favorite spot niya si RSJ na ganyan eh, oh. Tapos pati yung kakampi niya, wala na. Hindi kinaya ang powers ng mga mambarang sa Pilipinas. Hindi sila makashoot ng 3 points kahit open eh, no? Ayan na naman si Kwame Brown sa box na tsaka rebound. Nice! At saka birthday at ni Tusam ngayon mga tol eh, no? Ay kahapon pa ba? Belated happy birthday tol. Kahit mga jumper pumapasok eh, no? Happy birthday to you. O yan pa isa ni Tusam oh. Nako, kapag ganyan ang ganyan ang lalaro mo tol, baka maging 3 mo kaya 4 ka na. At mga tol, bihirang-bihirang nag-triangle ang Gilas dito ha. Eh no, triangle yan no. Biglang screen nandun sa triangle. Libre tuloy si Justin Bam Revival. Nako, tungkab naman. Ang larong ito, hindi all about Justin Bam Revival no. Kagaya sa China ha. Pero naka 20 points naman si Bam Revival sa larong ito. Eh kasi dito, lahat halos na ipinasok, nag-ambag talaga eh, no? Eh si Optana Olo, isa lang ang lamang, paubos na yung shot clock. Crucial na 3-pointer sa third quarter, yan eh, patay ka dyan. Tapos tablang score mga tol, 37 all ha. Sinuwerte pa yung Gilas natin. Na depensa nila itutukan eh oh. Tapos pass break ang Gilas, scouting 2 hati po 3, ang bigat niyan, 5 point swing yan eh. Tapos si Pasador mga tol no, wala siya masyadong puntos dito eh. Pero at least hindi siya inaatake palagi sa drop defense na kalusot eh. At nakadepensa siya sa ilalim na ganito. Si Kwame Brown kasi talaga yung nag-stand out dito eh no. Ayan o, nakaagaw na naman si Batok Yabo eh, nice one. At yun, puro pagbumukha na nga ni Kwame Brown yung nakita ko rito. Ayan, barado na naman ng pick and roll. Tapos yan, close out kagad siya. Ang galing mo, Batang Quiapo. Kaya natapos sa third quarter, 51-41. 10 points na kasi yung Jordan sa third quarter.
O, tapos na third quarter, malapit na manalong Gilas. Hindi ka pa nagla-like, abay mahiya ka naman, mahirap gumawa ng video. At tapos ng fourth quarter mga tol, no, si Freddy na naman uli ang tumawa kay RSJ. Interesting naman yung ginawa ni Jordan na si RSJ naman ngayon yung umi-screen, hindi na yung center nila eh, no. Nag-drop defense, eh, titira ka talaga niyan, patay ka dyan. O yan pa, tinan si RSJ, o, siya yung taga-screen, di ba? Tapos yan, ang ganda na pa sa loob, nice assist, pito na lang ang lamang ng Gilas. O yan pa, isa, si Freddy, tapos nag-switch si Kwame Brown. Wala tutulong ha, bayang mag-isa. Ngayon, tumira sa favorite spot, tungkab na naman. Nakakuha na naman niya, pero yan na naman si Freddy, tsaka si Kwame Brown, ang ganda, oh. Pilit na pilit yung tira ni RSJ, tungkab tuloy yan. So okay din naman talaga yung dinipesa ni Freddy kay RSJ, eh. Pero yan, isa pa raw, tapos iniwan ni RSJ, nice naman. So ibinalik kagad ni Coach Tim si Tusa mga tol, no? At again, pag pumasok sa loob si RSJ, kinukuwig siya palagi ng Gilas. Ang pagkakaiba doon sa game dati nung natalo yung Gilas, magaganda yung pasa ni RSJ doon eh. Dito sa finals, pinipilit niyang itira na ganyan, no? Yung tabingi na nga. Pag pinostehan naman ni RSJ si Tusa mga tol, double team kagad ng Gilas. Pero again, wala siya mapasahan ng libreng kakampi niya. Hoy, pa tingnan niyo, ang sikip ng defense sa loob, 'di ba? Kaya kinick out, pasa, pasa, pasa. Pero 'yung kita niyo, oh, meron biglang lumipad, 'di ba? Kaka-reboy natin, ha. Si Scotty Tuhati 'yon, mga tol. Galing pa sa ibabaw, eh, oh. Tapos siya pa 'yung nag-close out sa corner na ganyan, lang 'yang 'yan. 3-pointer 'yan, mga tol, si Basay, ha. Pero 'yung tukap na nga, eh, oh. Ayun na naman si Kwame Brown, pero siya tinawagan ng Paul dito samantalang ganda ng box out, siya pa 'yung sinakyan sa likod, eh, oh. Napakaraming ganyan ni Scotty Tuhati sa fourth quarter mga tol, ha. Ayan o, hindi siya binaksot, diba? Natapik tuloy niya. Kaso lang nabutata naman. Pero nabutak ni Kwame Brown. Ayun, tungkab naman. Pero ayan na naman si Scotty Tuhati mga tol. Hindi na uubusan ng baterya ang walang yayo. Ayun, outside na nga. Blue ball, este blue ball. So sa Gilas na naman ang bola mga tol, ha. Lamang ng anim. Eh si Barbara Perez, oh, tinapo ng sabaw. Pero ayan na naman si Scotty Tuhati. Walang yang yan, no. Sinagip bigla ang sabaw, oh. Naipasa kay Kwame Brown. Tira, tol, tira. Pasok yan. Crucial na crucial yung play na yun mga tol. Walo na ang lamang. So walo ang lamang ng Gilas. Sa kanila naman yung bola. Yung Jordan, clogging defense pa rin mga tol. Tinira si Scotty Tuhati sa 3 points. Tungkab naman. Pero ayan na naman yung adik sa rebound. Nag-adik na naman sa rebound. Siya na naman nakakuha. Bawal matulog tol. Marami ka pang rebound na kukunin. Na-layup yan. Nice. 10 na ang lamang. Yun na yun mga tol eh, no? Yun na yun. Doon na nanalo ang Gilas eh. Nag-pick and roll si Porto at si Kwame Brown. Trapping ang Jordan. Naipasa kay Kwame Brown. Na-foul. Pasok yung dalawang free throw ni Kwame Brown. Ang nagustuhan ko naman ginawa ni Coach Tim dito mga tol, no? Hindi na niya binalik si Pasador. Eh walang niya naman kasi talaga ganda ng defense ni Kwame Brown eh. Ayan, may kasama pa ang box at saka rebound eh, oh. Eh kasi kung naalala nyo, laban sa China, di ba? Binalik pa sandali si Pasador no fourth quarter. Dito sa laban na to, hindi na, wala na. Si Kwame Brown na yung binabad niya sa dulo. Ayan, inabot pa nga ata ng butata to. Ang ganda ng depensa eh, oh. Last 2 minutes! Last 2 minutes! Ang last 2 minutes ito, atid sa inyo ng Dragon Katol. Dragon kung umuso, lamok. Siguradong tapok. Opito ang lamang, si Tusan, bigla sumalaksak. Wala, pero eh na naman ang dating kakampi ni Jordan. Kwame! Brown! So naging shaman lamang ng Gilas mga tol. Siyempre, gusto makatripos ang Jordan ngayon. Maubos na oras eh, no? Tinan niya pwesto ni Tusa mo. O, di ba? Yan ang matalinong player mga tol. Kanina, binababaan niya. Pero ngayon, iba na kasi ang sitwasyon. Ngayon kasi, kailangan na makatripos ng Jordan para makahabol. Maubos na oras eh. Kaya ang ginawa niya, challenge siya ngayon. Yan yung tama mga tol. Marunong ka dapat mag-adjust sa sitwasyon. Eh, jowa mo, lagi na nga nagagalit sa'yo. Inom ka pa rin na inom eh, no? Ayun, tungkab na naman. Kaya yun, walaan lamang ng Gilas. Ang ginawa ng Jordan, sinadya na nila ipasablay yung free throw. Pero ayun na naman si Kwame Brown sa rebound mga tol. Wala na, tapos ng laban dito eh. Nag-celebrate na ang Gilas. Oh, Norio, tinamahan na naman eh, oh. Magdahan-dahan nga kayo, kagagaling lang yan, baka mabinat yan. Ah, sabi ni Coach Tim, ay teka lang, ayusin ko muna buko, baka nawala na yung gel eh. Eh si Longer, oh, Coach Tim, malaking bonus natin. Sana all! Ayun, umatak na ng zero ang oras, panalo na ang Gilas mga tol, champion! Pero yung nakakatuwa, ayan, tingnan nyo, oh, kumamay muna silang lahat sa Jordan. Sabi nila, nice game tol, 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 nice game tol. Tapos yan, tsaka sila kayo nagkagulo, yeah! Ay, oh, 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 mo tol, ayan, no, no, dadahan ng tol, kakasuklay lang, baka magulo yung bok. Oh, who's a good boy? Who's a good boy? Who's a good boy? Ayun, that's a good boy. Tapos sabi ni Scotty, oy tol, datay mo, sabihin mo, huwag nang babalik, ha. Tapos yan, okay game. 1, 2, 3, buhat! Yun! Oh, 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 oh
Tama na. Tapos ayun, itinaas na ang watawat ng Pilipinas. Hoy, last full show na. Tumayo kayong lahat para magilaw na. Mayang magiliw, pero sa silanganan, champion! Hoy, na panghimagas, mag-like kayo, mga haters siya pa side.